Sa hirap ng panahon ngayon, mahirap mag-isip na kung anong lulutuin mo. Kaya napaupo ako, lahat na nagmamahal, baboy, manok, pati karne ng baka. So, iisipin ko kung paano ba talaga ako makakapagluto ng masarap na merienda o pwede rin ng tanghalian o hapunan. Basta naman yung swak na swak lang sa budget. Tapos, panalo-panalo pa rin sa panlasa. Kaya naman, bigla ako napaisip. Meron pa rin naman akong tira-tirang ibang mga sangkap dito. Kaya yun na lang yung nilagay ko dun sa ibang lutuin. Tapos bumili na lang ako din ng ibang sangkap pa na kakailanganin ko sa recipe na ngayon. So kung makikita nyo, nag-apupukpukpukpuk lang ako dito ng chicharon dahil walang meat nga ang gagamitin. Ayan, pinukpukpukpuk ko rin ng martilyo pero pwede rin naman palang durug-durugin lang ng kamay. Tapos yung natira ko dito ng pansit, may half pack pa ako dito ng pansit. Nilagyan ko lang tubig hanggang sa lumagpas lang yung tubig. Tapos ibinabad ko lang ito ng 15 to 20 minutes. Tapos yung anim na itlog dito sa maliit na kaldero. Ay, nilagyan ko lang din ng tubig, tapos ilalaga lang yan around 13 minutes. Pagkatapos magigisa na tayo, dito medium heat lang, naglagay ako ng mantika, tapos nilagay ko na rin yung mushrooms na binuksan ko kanina dun sa lata, tapos hinalo-halo ko lang din ito. Pagkatapos, ay naglagay ako ng annatto powder. Kung wala kayong annatto powder, pwede kayong gumamit ng annatto seeds. Tapos, igigisa nyo lang dyan. Tapos, alisin nyo rin siyempre yung buto. Tapos, sinalo-halo ko. Naglagay ako ng space sa gitna para may mapaglagyan yung minced garlic. Tsaka, nilagay ko na rin yung sibuyas. Ayan, hinalo-halo ko lang din. Kaliwat kanan. Tapos, maglalagay na rin ako dito ng asin at paminta. So, sa asin at paminta, kayo nang bahala kung paano ang gusto nyo or anong alat, gaano kaalat ang gusto nyo. Pagkatapos, meron ako ditong tubig. Nilagay ko lang din yung palabok mix. Ayan, mas tipid kung palabok mix ang gagamitin para sa akin. Tapos, sinalo-halo ko lang yan. Tapos, bago ko inalagay dun sa kaldero. Tapos, pinakuluan ko lang. Tapos, hinalo-halo ko lang din hanggang sa lumapot. So, check-check lang natin. Baka masunog yun sa ilalim. Kaya, alalay lang tayo dito sa apoy. Medium heat lang. Hanggang sa lumapot ng ganito. Ayan, okay na yan. Tapos, yung sinala lang kanina nung binabad natin na pansit, ayan, nilagyan ko ng kumukulong tubig, tapos nilagyan ko rin ng asin, pampalasa, para yung pansit pa lang may lasa na. Tapos, inihingal na ako. Tapos, itong pansit ay sinook ko lang ng 30 seconds to 1 minute, tapos sasalain lang din, tapos eto na tayo. Lalagyan na natin sa plato para naman presentable, para kahit na mura, hindi halatang mura. Ayan, naglagay ko na ako ng sauce. Kayong bahala kung gano'ng karaming sauce ang gusto nyong ilagay. Kayong bahala sa sauce kung gano'ng karami ang gusto nyong ilagay. Siyempre, yung dinikdik kong chicharon baboy na parang hindi naman nadurog. Yan, mas maganda yung buo-buo. Tapos, hiniwa ko na yung itlog. Nilagay ko dun. Tapos, nag-sprinkle na rin ako nung hiniwa kong green onion. Tapos, siyempre, titikman natin kung masarap ba. Comment nyo na sa baba kung anong tawag dito sa ating recipe. O diba, presentation pa lang, panalong-panalo na. Eh, paano pa kung may bisita ka? Pwedeng-pwede mo itong ipanghanda at ipamerienda. Hindi naman halata na nagtipid ka.